So ayan teachers, ating ang pag-uusapan ngayon, yung tatlong batas na laging lumalabas, laging inuulit at hindi nawawala sa board exam. Okay? Hindi sila nawawala teachers sapagkat ang mga batas na ito ay napaka-importante sa education at sa buhay natin bilang mga teachers. Eh sir, bakit napaka-importante po yung mga batas na yan? Dahil teachers, yung mga batas na yan, dito kung saan ang mga teachers unang tinawag na mga professionals. Ulit, dito sa mga batas na ito ay kung saan ang mga teachers unang tinawag na mga professionals. So, ibig ba sabihin, sir, dati hindi pa tinatawag yung mga teachers na professionals? Tama, exactly. No? Prior to Marcos regime or bago pa maging presidente si Marcos, ang mga teachers ay hindi kino-considered as professionals. So, eh, sir, paano po nangyari yun? Samantalang tayong mga teachers, tayo ang gumagawa ng mga professionals. Kaya yun na nga teachers, no? Parang napaka-unfair. Pero gusto kong pakatadandaan ninyo teachers, kapag pinag-uusapan natin ang profession, matatawag daw tayo ng mga professionals kapag na-meet natin yung criteria or tinatawag nating elements of a profession. Okay, ano nga ba yung mga elements ng profession na yan, sir? So, una, teachers, kailangan daw para matawag tayo mga professionals, kailangan graduate ka ng 4-year course. Ulit, kailangan daw graduate ka ng 4-year course, okay? At the same time, dapat nakapag-take ka din daw ng mga professional subjects ulit. Dapat nakapag-take ka ng professional subjects during college, okay? At the same time din, dapat daw yung school na pinag-aralan mo, dapat accredited ng CHED, okay? Ulit, dapat accredited ng CHED kasi magpapatunay na yung school mo, kapag accredited ka, magpapatunay na yung school na pinag-aralan mo ay legit, okay? Legit, okay? At the same time din, dapat daw meron kayong professional development, okay? Professional development. Yan ay ang CPD. Example niyan ay ang CPD, okay? At isa pa teachers, para daw tayo matawag ng mga professionals, dapat meron din daw tayong tinitake na licensing examination. Ulit, licensing examination. Okay? So ito yung criteria kung saan ito yung naging dahilan ng mga teacher natin noon na hindi tinawag ng mga professionals. Kasi during that time, prior to Marcos regime, wala pa tayong tinatawag na licensure examination for professional teachers, okay? Wala pa tayong tinatawag noon na LET, okay? So, ito yung naging dahilan kaya ang mga teachers natin ay hindi considered as professionals, okay? Dahil dyan teachers ng panahon ni Marcos, isa ito sa mga factor na nakita nila kung kaya ang quality ng education natin sa Pilipinas during that time ay mababa, okay? Yung quality ng education natin during that time ay mababa. Kaya ang ginawa ni Marcos ay ipinasa niya ang batas kung saan dito rin naganap ang kauna-unahang exam ng mga teachers para maging professional. At ano ang batas na yan? Walang iba kundi ang PD1006 ulit. PD1006 or the Presidential Decree 1006. So, ayan. So, bakit siya presidential, sir? Hindi siya Republic Act. Presidential kasi ang type of government during Marcos regime ay parliamentary. Ulit, parliamentary. Okay? Presidential Decree 1006. Tatandaan, Decree Professionalizing Teaching. Okay? So, tatandaan natin teachers na ang batas na ito ay pinasa at ipinatupad ni President Ferdinand Edralin Marcos kung saan dito naganap ang kauna-unahang exam ng mga teachers para gawin silang mga professionals. At para maging ganap kang isang professional, kailangan maipasa mo ang exam na ito, okay? Maipasa mo ang exam na ito, teachers, ibig sabihin ay ikaw na ay pwede nang tawaging professional, okay? Pwede ka nang tawaging professional. At the same time, pwede ka na rin makapagturo sa government schools or public schools, okay? Kasi dati, prior to Marcos regime, ang mga teachers natin, kapag gusto nila magturo sa government schools or public schools, ay kinakailangan muna nilang mag-take ng civil service exam. Ulit, civil service exam. Eh sir, kapag ba pumasa ako sa civil service exam na ito, will it grant me to become a professional? Sagot, no, kasi ang binibigay lang sa atin na civil service exam is eligibility. Ulit, ano binibigay sa atin na civil service exam? Eligibility, okay? Binibigyan tayo ng eligibility para makapasok o makapagtrabaho sa mga government or government schools, okay?
Pero nung naipasa yung batas na ito, teachers, yung Presidential Decree 1006, ay nagkaroon na tayo ng sariling examination for teachers. Ulit, nagkaroon na tayo ng sariling examination for teachers. So, ibig sabihin, teachers, na hindi na natin kailangan mag-take ng civil service exam para makapasok o makapagtrabaho sa public schools or government schools, okay? Sir, kailan naman kaya naipasa at naipatupad yung batas na yan? Okay, teachers, tatandaan na ipasa at naipatupad ni President Marcos ang batas na ito noong taong, okay? Naipasa noong taong 1976 at naipatupad noong 1977 ulit. Naipasa noong taong 1976 at naipatupad noong 1977, okay? Eh sir, ano naman kaya ang tawag dun sa exam nila during the Presidential Decree 1006? Okay, teachers, ang tawag po dun sa exam nila during the Presidential Decree 1006 ay PBET ulit. PBET or the Professional Board Examination for Teachers. Okay, tatandaan teachers na ang exam na ito ay ang kauna-unahang exam kung saan ang mga teachers natin ay tinawag na mga professionals. Okay, anong ulit? PBET. Okay, PBET. Okay, next. Professional Teacher Certificate. Okay, teachers, tatandaan dati ang binibigay sa atin bilang mga lisensya natin ay certificate pa lang. Okay, certificate pa lang yung binibigay nila bilang lisensya natin. Okay, okay, next. Okay, kapag naman sinasabi natin National Board of Teachers, tatandaan lang natin, sila yung gumagawa ng exam natin dati, okay? Sila yung mga tagagawa ng exam natin, okay? Next, Civil Service Commission, okay? Tatandaan natin kapag Civil Service Commission, sila naman yung nag-a-administer ng exam natin, okay? Sila yung nagpapa-exam sa atin during PBET, okay? During PBET, ang gumagawa ng exam natin ay ang National Board of Teachers at ang nag-a-administer ng exam natin dati ay Civil Service Commission, okay? Next, so meron din tayong passing, no? Dapat daw makakuha ka ng at least 70% rating. At kapag nakakuha ka ng 70% rating, ibig sabihin ay ikaw na ay makakapasa sa PBET at magiging lisensyadong guro ka na kapag ikaw ay nakakuha ng 70%. Okay? So, ganun lang siya dati teachers, no? During PBET. Okay. Meron din tayong component, teachers. Kasi sa LET, kasi sa exam, meron tayong mga areas, okay? Meron tayong mga areas, merong professional education, merong general education, at meron ding specialization. Ibig sabihin, teachers, hindi daw dapat tayo makakakuha ng below 50%, okay? Kapag tayo ay nakakuha ng below 50%, na kahit mataas ang rating natin, kahit nakakuha tayo ng 90, kung tayo naman ay nakakuha ng below 50%, for example, sa general education, nakakuha tayo ng 49% or nakakuha naman tayo ng 49% sa professional education or sa specialization, ibig sabihin, hindi pa rin tayo makakapasa sa PBET, okay? So, kailangan not below 50% ang makukuha mo sa bawat areas ng exam, okay? Gets? Next, eh sir, kailan naman kaya ma-release yung result ng exam. So, tatandaan pagdating sa PBET teachers, 150 working days, okay? Within 150 working days, marirelease ang result ng exam, okay? Kapag sinasabi natin working days teachers, hindi kasali ang Saturday at saka Sunday, okay? Within ibig sabihin, within ay pwedeng kahit hindi sa pinaka 150 na araw, okay? Pwedeng nasa 100 pinaka pang 100 days, pwedeng nasa pang 15 days, basta within 150 working days, okay? Gets? Naintindihan ba natin ang unang batas na Presidential Decree 1006? Okay, very good. So, wag po natin kakalimutan teachers ang batas na ito dahil sa batas na ito, ang mga teachers ay ginawang mga professionals ulit. Dahil sa batas na ito, ang mga teachers ay ginawang mga professional. Okay? So, pagdating ng taong 1994, teachers, ay nagkaroon tayo ng bagong batas. Okay? Nagkaroon tayo ng bagong batas. Ibig sabihin, teachers, ay pinalitan na ang Presidential Decree 1006 or PD 1006. Okay? So, ang term na ginamit dyan, teachers, ay
repeal, okay? Na-repeal ang Presidential Decree 1006, okay? Kapag sinasabi natin, teachers, na-repeal, ang batas na pinalitan ay hindi na kailanman magiging effective pa, okay? Hindi na siya magiging effective kailanman. Ibig sabihin, ang PD 1006 ay tinanggal na ng buong buo at okay, tinanggal na siya ng buong buo at kailanman hindi na babalik. Okay? Hindi na siya babalik dahil pinalitan na siya ng bagong batas. At ang batas na yan ay walang iba kundi ang Republic Act 7836. Okay? RA 7836 or the Philippine Professionalization Act of 1994. Eh sir, bakit pa nagkaroon tayo ng RA 7836 kung sa PD 1006 ay professional na ang mga teachers? Teachers, sinasabi ko sa inyo na ang RA 7836, tatandaan nyo lang yung word na strengthen, okay? Strengthen, okay? Kumbaga, lalo niyang pinagtibay yung pagiging professional ng mga teachers, okay? Lalo niyang pinagtibay yung pagiging professional nating mga teachers, okay? So, ibig ba sabihin, sir, yung mga nakapasa na ng PBET ay magtitake pa ng LET? Hindi na nila kailangan magtake pa ng LET, okay? So, yung PBET, mako-convert into LET na lang siya, yung mga nakapasa, okay? Magkakaroon na lang siya ng conversion, okay? So, kailan naman kaya naipasa at naipatupad ang batas na ito? Okay? So, 1996 onwards na ipatupad ang batas na RA 7836, okay? So, kung dati sa PBET ang tao, kung dati sa PD 1006, ang tawag sa exam nila dati ay PBET, okay? Pagdating ng RA 7836 teachers, ang tawag na sa exam nila natin ngayon ay LET, okay? LET or the Licensure Examination for Teachers, okay? So, Board for Professional Teachers, okay? Kung dati ang gumagawa ng exam sa PBET ay National Board of Teachers. Ngayon ay Board for Professional Teachers. Okay? So, Professional Regulation Commission. So, ito na yung PRC. Okay? Ito na yung PRC. Kung dati ang nag-a-administer ng exam during PBET ay Civil Service, dito naman sa LET ay PRC na. Okay? PRC na ang nagpapa-exam. Okay? Administer ng exam natin, mga teachers. Okay? Next. So, meron din silang passing for at least 75% rating ang makuha mo. Okay? Para ikaw ay makapasa sa LET. Okay? Kailangan daw at least makakuha ka ng at least 75% rating para ikaw ay makapasa sa LET. Okay? So, meron din tayong component sa LET. Kung dati, okay, ang passing during PBET ay 70%, pero pagdating ng LET ay 75%. So, ang component ng PBET dati ay not below 50%. Pagdating ng LET, not below 60%. Okay? So, dapat hindi ka daw makakakuha ng below 60% sa bawat areas ng exam. Okay? So, kapag bumaba ka ng 60% teachers pagdating sa LET, ay matik nang hindi ka na makakapasa. Okay? So, kailangan 60 and above yung makukuha mo na grade sa bawat areas ng exam. Okay? Next. So, kailan naman kayo marirelease yung exam? Yung result ng exam during LET. So, within 120 working days. Kung dati sa PBET ay 150, okay, within 150 working days, pagdating ng LET ay within 120 working days na lang, okay? So, pwedeng, sabi ko nga, pwedeng kahit hindi sa pang 120 na araw, pwedeng pang 115 na araw, pwede rin siya sa pang 70 na araw, ganon. Okay, next. So, sir,
Pag ba na-release na yung result ng exam at nakapasa na kami, matatawag na ba kaming licensed professional teachers agad? Hindi pa teachers, okay? Hindi ka pa pwedeng tawagin na licensed professional teachers kapag na-release na yung result ng exam at ikaw ay nakapasa na, hindi ka pa pwedeng maglagay ng LPT sa dulo ng pangalan mo, okay? So, kailangan mo munang mag-take ng tinatawag nating oath-taking, okay? Kailangan mo munang mag-take ng oath-taking. So, kailangan mo munang mag-take ng oath-taking, okay? Next! Ng RA 7836 ay nagkaroon tayo ng periodic merit exam. Okay? Ulit, periodic merit exam. So, ano naman kaya ang tungkol sa periodic merit exam na yan, sir? So, tatandaan, teachers, ang purpose ng periodic merit exam is for promotion. Ulit, for promotion. Okay? Ang purpose ng periodic merit exam is for promotion. Okay? Basis for promotion. Okay? So, libre ba ito o may bayad? Wala po siyang bayad, teachers. Okay? Free lamang po ito. Pero, dalawang beses lang po tayo pwede mag-take ng periodic merit exam, okay? For example, first natin mo, hindi ka nakapasa ng periodic merit exam. So, at saka every 5 years pala ito. Kapag hindi ka nakapasa ng first attempt, so kailangan mo mag-antay ng 5 years bago ka mag-take ng second exam, okay? For the second attempt, kailangan mo mag-antay ng 5 years, okay? So, e paano kapag hindi ka nakapasa sa pang second attempt? So, mawawala ba yung lisensya mo or matatanggal ka ba sa trabaho or what? So, hindi ka matatanggal sa trabaho, teachers, pero kailangan mong mag-take ng tinatawag na refresher course, okay? So, kailangan mong mag-take ng refresher course kapag ikaw ay hindi nakapasa sa pangalawang attempt ng periodic merit exam, okay? So anong composition ng exam na to? So meron tayong oral exam at saka written exam, okay? Ulit, ang composition ng exam na to ay oral at saka written exam, okay? Ayun lamang ang periodic merit exam. Okay? So teachers, pagdating ng taong 2004 ay nagkaroon tayo ng bagong batas, okay? Nagkaroon ulit tayo ng bagong batas, okay? So nagkaroon ng amendment sa 7836, okay? Teachers, kapag sinasabi nating amendment, yung batas na napalitan ay effective pa rin siya. Ibig sabihin, nandyan pa rin siya, hindi pa rin siya natatanggal. Not like ang PD1006 na na-repeal. Ibig sabihin, kapag na-repeal, ibig sabihin, kailanman hindi na magiging effective yung batas na napalitan or tinanggal na siya ng buong buo. Okay? At kailanman hindi na siya babalik. Okay? So, anong batas ang pumalit sa RA 7836? Okay? Ulit, teachers, kapag sinasabi natin amendment, nagkaroon tayo ng karagdagan, okay? May mga idinagdag po lamang, okay? Yan ay ang amendment. At ang batas na yan ay ang RA 9293. Ulit, ang batas na yan ay ang RA 9293, okay? Ayan. So, RA 9293 or the amendment 13 section of RA 7836. Okay, teachers, tatandaan, nandyan pa rin ang batas na RA 7836. Okay, pero ang PD1006 wala na. Okay, gets? Okay, so pagdating ng RA 9293, teachers, nagkaroon tayo ng tinatawag na para-teachers. So, sino nga ba itong mga para-teachers na to? Teachers, itong mga para-teachers na ito, sila yung mga hindi pa pumapasa sa board exam, okay? So, ibig ba sabihin, sir, lahat ng hindi nakapasa sa board exam ay pwedeng magpara teachers? Teachers, ang sagot, hindi lahat ng hindi nakapasa ay pwedeng magpara teachers, okay? So, meron tayong qualification, okay? So, ang mga para teachers lamang ay sila yung mga nag-take ng board exam na hindi nakapasa, pero yung rating nila ay 70 to 74, okay? 70 and above, okay? So, sila yung mga nag-take ng exam, ng board exam na hindi nakapasa, pero yung rate,
rating nila, yung nakuha nilang rating ay 70 to 74. But specifically, sa board exam, merong 70 to 74.8. Okay? Pero minsan, walang 70 to 74. Ang nandun is, hanapin nyo ang 70 and above. Okay? Huwag nyong isasagot ang below 75. Ah, yes. Huwag nyo isasagot ang below 75. Ang isasagot nyo 70 and above or specifically 70 to 74 or 74.8. Okay? So, sir, yung para teachers ba na yan? Meron ng lisensya? Meron ba? Wala, di ba? Sabi ko nga, hindi pa nakakapasa ng LET. Okay? Okay, so ano bang meron sa mga para teachers? So, sila ay merong certificate. O LET, certificate. Okay? So, meron sila, ang mga para teachers, ang meron sa kanila ay certificate. So, ilang years nagtatagal yung certificate nila? 2 years, okay? 2 years. Ito ba ay renewable? Yes, okay? Renewable ang certificate nila. Pero ilang years nagtatagal? 2 years, okay? Renewable but non-extendable, okay? Hindi siya extendable, okay? Renewable but non-extendable, okay? Non-extendable, okay? Next. So, saan ba tayo mag-a-apply as a para teacher? Sa DepEd, okay? Sa DepEd. Specifically, sa DepEd arm, okay? DepEd arm. So, sino magbibigay ng certificate natin, sir? Ang PRC ang magbibigay ng certificate natin, okay? Para makapagturo tayo as a para teachers, okay? Next. So, kapag tinanong sa LET, okay? Anong function ng para teachers, okay? Anong function ng mga para teachers? Ang sagot doon ay same function as a teacher. Bakit? Ano bang pinagkaiba ng para teacher as a teacher? Di ba? Same pa rin naman sila. Okay? Pero ang pinagkaiba lang nila, ang teacher, kapag sinasabi natin teacher, meron ng lisensya. Okay? Meron na silang lisensya. Pag para teachers, wala pa silang lisensya. Okay? Ano meron sa kanila? Certificate. Okay? Next. So, saan nga ba sila pinapadala yung mga para teachers? Saan ba pinapadala yung mga para teachers? Sila ay pinapadala sa ARMM or remote areas, okay? Remote areas. Kapag sinasabi natin teachers sa remote areas, ito ba ay malapit or malayo? Okay? Syempre mga malalayong lugar, okay? Malalayong lugar. Okay, gusto mo ba doon? Okay, kaya kailangan mong ipasa yung exam mo, okay? Para hindi ka mapunta sa remote areas, okay? Kung ako sa'yo, teachers, sipagan mo na, okay? Sipagan mo na. Sayang naman, 1 puntos na lang. 75 na, o. Hindi, hindi ka na mag-a-apply sa para teachers. Professional teacher ka na agad. Sa public na agad. Okay? Next. Okay, teachers, pagdating ng RA 9293, ay nagkaroon tayo ng special permit for experts, okay? Kanino nga ba'y binibigay yung special permit na ito? Ay, ito yung mga tao na kilala internationally, okay? For example, yan ay si Manny Pacquiao, okay? Si Lea Salonga, okay? Si Disa Makuha, okay? Okay, so ibig sabihin, teachers, pwede silang magturo kahit na hindi sila teacher, hindi sila graduate or hindi sila nakapag-aral, pero sila ay kilala, no? Kilala internationally, okay? So, for example, si Pacquiao, so kilala siya as the only 8th division world champion in boxing, okay? So, ang expertise ni Pacquiao ay pagiging boxing, okay? Teachers, ibig sabihin, kapag gusto mo magturo, ay pwede kang magturo kasi nga kilala ka internationally. So, teachers, for example, boxing yung expertise mo, ibig sabihin, yun din ang ituturo mo sa sports, okay? So, hindi ka pwede magturo ng music kung ang expertise mo ay pagbo-boxing, okay? Ganun yun, teachers, okay? So, for example, si Lea Salonga naman ay sa pagkakanta, okay? So, ibig sabihin, ang expertise ni Lea Salonga ang pagkakanta, ibig sabihin, yun din lang ang kanyang ituturo. Hindi siya pwede magturo ng boxing, okay? Hindi siya pwede magturo ng kung ano-ano.
Okay? Ang kilala niya ituro yung kanyang expertise. Okay? Yan ang special permit for experts. Okay? So, next. Meron din tayong tinatawag sa RA 9293 na inactive teachers. So, sino nga ba itong mga inactive teachers na to? So, sila yung mga pumasa na ng LET exam pero pagkatapos nilang pumasa, after nila mag-off-taking, so, licensed professional teachers na sila. Pero sila yung mga teachers na hindi pre-practice yung kanilang profession after nila makapasa sa board exam. So, ito yung mga teachers na 5 years, no? 5 years silang hindi nakapagturo, okay? Ibig sabihin, inactive sila for 5 years, okay? So, question. Kapag ba ikaw ay 5 years na inactive sa iyong profession, okay? I mean, yung hindi ka nakapagturo ng 5 years, tapos gusto mo magturo, okay? Gusto mo ulit magturo within 5 years na hindi ka nagtuturo, pwede ka bang magturo ulit? Pwede ka bang magturo agad? Ang sagot, hindi, okay? Hindi ka pwede magturo kapag ikaw ay inactive ng 5 years, okay? So, kailangan mo muna mag-take ng tinatawag nating refresher course. So, refresher course. So, ilang units? Yan ay 12 units, okay? Kailangan mo kumuha ng 12 units of refresher course, okay? Para ikaw ay makapagturo ulit sa public schools, okay? So, 6 units dyan ay ang pedagogy, tinatawag natin pedagogy, okay? At ang 6 units ay context, okay? 6 units of pedagogy and 6 units of context, okay? So, yan ang batas RA 9293. So, naintindihan ba natin teachers? Ayan lamang, teachers, sana naintindihan natin yung tatlong batas na napaka-importante sa education at sa buhay natin, mga teachers, okay? So, balikan nyo lang ang video na ito or isave nyo, okay? Tapos, teachers, sa tatlong batas na ito ay napakaraming lumalabas sa board exam, okay? Kaya dapat nyong i-master ang tatlong batas na to, okay? Good. So, I hope natuto ka. Okay? Subscribe mo na rin ang channel ni Sir Dix. Kid, bye. Love you.